Annyeong guys! Tara, gawa tayo ng Pichi Pichi. Ito yung isa sa pinakapaborito kong mga kakanin sa Pilipinas. Ayan, nakita niya naman, super lambot. So tara, gawin na natin. Alam niyo ba mga guys na napakadali lang gawin itong Pichi Pichi? Kailangan lang natin ng tubig, ng cassava, at saka asukal. So napakadali lang, di ba? At ito nga pala, meron ako ditong nabili sa may pangsan dito sa may downtown Seoul, di ba? Ang cute ng whisk ko, di ba? Pindutin mo lang ganyan at umiikot na. So walang kahirap-hirap. Actually ngayon lang ako nakita ng ganitong klaseng whisk. So ayan, na-dissolve na yung ating sugar at ilagay na natin yung ating cassava. Ayan, nung bata ako, naalala ko to kasi lagi kong inaabangan to sa mga naglalako. Actually, meron akong suki na lagi akong hinatira nito. Kasi paborito ko to eh. At saka, diba, kapag bata ka, parang ang sarap kainin ito pag malambot, lalo na pag maraming niyog. Diba, tapos mura lang siya. So, masarap siyang pang partner sa juice, lalo na sa kape, o kaya sa gatas. At syempre, gagamit tayo ng lye water. Ano ba yung lye water? Ito yung nagbibigay ng kulay sa kutsinta at saka sa Pichi Pichi na parang brownie, light brown ganyan. And ito rin nagbibigay ng parang jelly texture sa kutsinta at sa Pichi Pichi. So kailangan maglagay talaga tayo ng lye water. So konti lang ilalagay natin ha mga guys. So ito nga pala, ang gamit ko dito hindi yung traditional na gawaan ng kutsinta, kasi di ba sa gawaan ng kutsinta yung ginagawa yung Pichi Pichi. So ang gamit ko dito is silicone muffin. So para mas healthy, di ba? Kasi kapag plastic na initan, medyo bad sa health yun eh. So bumili ako nitong silicone na pang muffin. So ang kagandahan nito, madali lang siyang tanggalin at saka madali siyang ano, mamaya pagluto na siya. Ayan, so in-steam ko lang siya ng 40 minutes. So, napakadali lang. So, dapat dahan-dahan lang yung apoy. Ayan. So, after nyan, palamigin mo lang. And then, pwede na nating tanggalin sa ating mold. So, ito, gumamit ako dito guys ng cheese para naman special. At saka, syempre, meron din tayong coconut. Ang gamit ko nga pala dito is, actually, ang gamit ko dyan is parmesan cheese. So, medyo salty-salty siya. Pero, kung ako sa inyo, mas gamitin nyo yung, kung meron kayong white cheese, yan, mas masarap yun, parang mozzarella or medyo salty na white American cheese, ganon. Pero kung meron kayong Eden cheese, mas masarap din para Pinoy na Pinoy talaga. So ayan, enjoy na enjoy talaga ako dito sa aking silicone cups. So pag gagawa ko ng kutsinta, ito rin yung gagawin ko. Actually, mura lang to eh. So buti nakita ko to nung naghahanap ako. So ayan, natapos na yung ating Pichi Pichi at syempre yung ating coconut. Ilalagay ko na lang siya sa taas ng ganyan para medyo maganda siya tignan at saka may decoration. Syempre hindi kompleto rin ang Pichi Pichi, di ba, kapag walang coconut. So pinai-special natin kaya nilagay na natin ang cheese. So ayan guys, ayan yung aking Pichi Pichi recipe. Sana nagustuhan nyo. And try nyo rin ito mga guys. Sigurado mag-enjoy kayo at magugustuhan ng mga kids ninyo. Ayan, di ba? Super lambot niya. So, saktong-sakto yung mga recipe na binigay ko, guys. Hindi nyo na kailangan mag-adjust dyan. And please share nyo to sa mga relatives nyo, sa friends nyo. And I hope may natutunan naman kayo sa araw na ito. Please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka palagi every time I upload akong video. Annyeong mga guys!